O, yung mga aliens, mga kababayan, yung mga bangkay na mga aliens na ipresent sa Congress ng Mexico, last week yata yon. Yung binalita natin po dito sa ating programa, in-examine po, isinilalim sa X-ray examination, confirm po na non-human entity talaga siya. Mga aliens talaga siya, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, hindi lang po tayo yung nilalang dito sa universe. Siging hanap ng mga scientist ng evidence of life in space. Nandito na po sila. Bumisita na sila dito. Noon pang panahon, mga kababayan, wala pa yung tao. Nauna sila dito sa atin. Yan po ang sabi sa Bible eh, yung mga powers and principalities, mga yudimono. Kung nagbasa yung mga scientists sana ng Bible, hindi na sila naghanap pa ng mga ebidensya. O ngayon po, ito na yung ebidensya. Pakita ko po sa inyo. O yan po yung prinisent. Isa lang siya. Dalawa yan, mga kababayan. Pero ito yung isa. Ang in-x-ray ng mga Mexican doctors, mga kababayan. Ayan po, oh. Kikita po ninyo. Matindi talaga pala niya, Mr. Maravillas. Sabi ko sa inyo, kung gusto ninyo ng totoong istorya, magbasa kayo ng Bible. Yung mga kahindik-hindik na mga nilalang, pagdating po ng tribulation period, yung ang makikita ng mga tao na maiiwan po dito after the rapture of the believers of the church. Grabe naman niya, Mr. Maravillas. Yun ang sabi sa Bible po eh. But before kong ibigay sa inyo yung kwento, mga kababayan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated po sa mga kaganapan dito sa ating bansa, pati sa buong universe. Diba? Like and share na rin po ninyo ng ating YouTube video. At saka po, huwag na rin ninyo na skip yung mga commercial ads natin para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Ayos pa? Yan po ang balita. Basahin ko sa inyo. Mexican doctors conduct lab test on alien bodies. Hear what they found. Ayan po, in-x-ray nila, mga kababayan. Sabi dyan, mga kababayan, sa balita, according to report in the New York Post, Mexican doctors have conducted thorough examination on the remains referred to as non-human beings, hindi tao, which were presented to Mexico's Congress last week. So sabi dyan, mga kababayan, their findings presented on Jaime Maussan's YouTube channel during a live stream at the Nor Clinic revealed no evidence of any assembly or manipulation of the skulls. Ibig sabihin, mga kababayan, totoong-totoo. Yung bangkay, yung remains, mga kababayan, walang manipulation. Yan po siya, mga kababayan. Hindi siya gawa-gawa lang. This indicates, sabi rito, mga kababayan, this strongly indicates that the remains were not artificially created by humans. So, ibig sabihin po, real non-being entity po ang nakikita po ninyo po, mga kababayan, no? So yan siguro, mga kababayan, yung mga nauna na bumisita dito sa ating mundo. Kasi sabi, yung estimate, yung edad, mga kababayan niya, mga 500 to 1,000 years plus na po, mga kababayan, na namatay. So sabi dyan, mga kababayan, sa balita, throughout the procedure, the scientists perform a series of tests on the two specimens. Ultimately, Jose Salce Benitez
the director of the Health Sciences Research Institute and the secretary of the Mexican Navy's office declared that their studies had confirmed that the alleged aliens were part of a single skeleton and were not assembled using human-made objects. Kita ninyo po? So, hindi siya gawa-gawa lang para pagkaguluhan ng mga tao sa buong mundo. This happens, mga kababayan, matapos na kasunod ng naunang expose or Congress investigation doon po sa Amerika, confirming the presence of non-human entities or alien beings or close encounters, mga kababayan, of the first kind, second kind, third kind, fourth kind, and fifth kind. So, ibig sabihin, kinoconfirm na ng mismong gobyerno ng Kongreso ng Amerika ang presence ng mga alien beings. Yun ang pagkakakilala po ng mga tao, alien beings. Pero sa Bible po, mga fallen angels po sila. Kaya lang po, itong mga ano, mga scientists, hindi man po lahat, may mga scientists din po na nagbabasa ng mga Bible o ng Bible po. So they know na these are fallen angels na nakasalamuha na noon pang panahon, mga kababayan, ng mga tao. Furthermore, sabi rito, mga kababayan, Benitez's team made a remarkable discovery. So sabi dyan, mga kababayan, they found that one of the specimens was alive. What? Was intact, was biological, and was in gestation. What? In gestation po. Ibig sabihin, may egg, mga kababayan, sa kanyang abdomen. Buntis. What? Yan po ang sabi sa report, oh. Sabi dyan, this was evident from the presence of large lumps inside the alleged extraterrestrial's abdomen, which were suggested to be potentially eggs. Sabi po sa report, mga kababayan, may itlog po sa loob ng kanyang abdomen yung isa sa mga remains, mga kababayan. Yan po yung inexamine. Buntis yung isa. May itlog sa kanyang tiyan, mga kababayan. So sabi rito, based on the DNA test which were compared with more than 1 million species, they are not related to what is known or described up to this moment by science or by human knowledge, sabi po ni Benitez, isang Mexican doctor na nagsagawa ng examination. So sabi rito, journalist Jose Jaime Maussan made a startling presentation last week unveiling two bodies containing what he and others believe to be non-human beings not connected to our earthly evolution. This desiccated bodies characterized by shrunken, distorted heads left those in attendance utterly astonished and ignited a viral frenzy on social media. Yung marami, mga kababayan, karamihan hindi makapaniwala. Sino ba naman ang hindi masasyak sa ganitong mga presentation, mga kababayan, in Congress, sa Mexican Congress, mga kababayan? Parang yung sa pelikula, mga kababayan, na extraterrestrials, yung 80s. Di ba? So sabi rito, Maussan boldly asserted, it's the most compelling evidence available, emphasizing that if the DNA analysis confirms their non-human origins,
and the absence of any comparable entities on earth, it should be acknowledged as such. However, sabi niya rito, he cautioned against prematurely labeling them as extraterrestrials. So sabi rito sa balita, these seemingly dehydrated remains date back to 2017 and were discovered deep underground in the sandy desert of Nazca on the Peruvian coast. The Nazca region is renowned for its colossal, mysterious figures etched into the landscape, visible only from a bird's eye perspective. While most attribute the Nazca lines to ancient indigenous civilization, these formations have captivated the imaginations of many. Ayan po mga kababayan, yung remains. Ayan mga kababayan, yung isinailalim sa ano, sa examination in X-ray. Yan po yung viral ano, reports tungkol sa alien. Isa totoo lang po, yung mga aliens hindi na po bago. Sa Bible, many times siya na binanggit, and these are fallen angels, the fallen angels of Satan. Yan ang totoo niyan. At may mga nilalang talaga ang Diyos, mga kababayan, di lang dito sa mundo, kundi in other universe. Mababasa natin yan, mga kababayan, sa Colossians chapter ano, chapter 1 verse 16. Ipakita ko po sa inyo. Basahin natin. Yan pa, oh. Ano ang sabi dyan? For by Him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through Him and for Him. Di ba po malinaw, mga kababayan? Kaya yung mga scientists po, hanap ng hanap ng ano, ng evidence of life sa moon, sa Mars, kung saan-saan, nagpapadala ng mga spacecraft para lang diskubrihin, mga kababayan, kung talagang may ebidensya ng buhay. Napakalinaw po yung sinabi sa Bible. Talagang may mga nilalang, mga kababayan, other than us. Hindi po tayo nag-iisa in the universe. Kaya lang, di po natin sila kaibigan. These are fallen angels. Pero may mga angels din po na mabubuti. Yung hindi na fall, yun ang magiging kasama ng ating Panginoong Hesukristo sa kanya pong malapit ng pagbabalik. Kaya po, yung mga fallen angels ay busy na rin po. Di ba? They're working overtime using ano, people, at karamihan sa ginagamit po mga matatilinong tao para po linlangin ang mga tao sa buong mundo. Do not be deceived, mga kababayan. Itong mga sinasabing aliens po na nagpapakita sa mga tao ngayon, these are our enemies. At para hindi po tayo madaya, magbasa po tayo ng Bible and be saved. Yun po ang sikreto niyan. Ayun man lang po, mga kababayan, baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mahinam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.